So good day nga mga ka-TV. Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa teacher. Marami kasi sa akin nagtatanong o mga friend ko na teacher kung ano ang mga kailangan nila lalo na sa pag-online teaching. So para isahan na lang, kasi nga marami talaga akong friend na teacher. Ilan din sila? Isa. Joke lang. So naisipan ko na lang na gumawa ng video para sa mga katanungan nila para at least mapapanood din ng ibang teacher. Malapit din kasi sa puso ko mga teacher. Wow! Kaya gumawa ako ng tutorial na to. Bali, ang pinakatanong nila is ano ang mga dapat gamitin sa pag-online teaching? Dahil nga pandemic ngayon, so uso talaga ang mga online teaching. O mga webinar, mga ganyan. Ngayon, isa-share ko yung ginagamit ko sa pagbablog na alam kong pwedeng makakatulong sa mga nag-online teaching. So tara na! So syempre, ang unang-unang kailangan nila is internet. Mabilis at malakas na internet, mas maganda. So bahala na kayong mamili dyan kung anong internet ang gusto nyo. Hindi ko nababanggitin yung mga naglalaki ang internet natin. Naglalakihan pero nagliliitan ng signal. Joke lang. Syempre, pangalawa, ang magiging kapartner nila, ang laptop or PC. Or sabihin na natin cellphone, mobile phone. So sa loob ng mobile phone na yon o laptop, kailangan meron dong malinaw na camera. Pati na rin audio, syempre. At least kahit 480 na camera. Pero mas maganda kung makakakuha kayo ng mga 4K camera ng cellphone. Tapos nakapaloob doon, syempre, ang mga application na gagamitin mo. Unang-una, meron ka dapat Microsoft Word. At least 2016 pataas. Para at least updated siya. Pangalawa, lahat naman siguro tayo, merong Google account. So doon sa Google account na yon, nakapaloob ang number one na ginagamit sa webinar. Ang Google Meet. Meron akong tutorial diyan. Ilalagay ko na lang dito sa taas nito, ang description, ang tags, click nyo na lang. Google Meet, StreamYard. Meron din akong tutorial nun. Or ilalagay ko na lang yung link sa baba, sa description nito. Zoom. Ayan yung mga pangunahing tatlong ginagamit na application para sa mga webinar, sa meetings. At least meron ka ng mabilis na internet, meron ka ng laptop, Microsoft Word, pang present kasi yun. At least 2016 pataas. Tapos sa laptop mo meron kang Google account. So nakapaloob doon ng Google Meet, StreamYard, at Zoom. Bahala ka ng mamili doon. Pare-pareho naman magaganda yon. Medyo updated na. Pwede rin sa, ano, meron na rin sa Facebook Room. Chat room. Pero wala pa akong tutorial doon. Pag nagkaroon ako ng time, ituturo ko rin yun. And then sa laptop mo, kailangan mo rin ng application ng katulad ng mga photo editor. Kagaya ng Photoshop or kahit Photoscape lang. Ako, ginagamit ko Photoscape lang eh. Tapos video editor, movie maker. Simpleng movie maker lang pero maraming gamit. Pwede rin Filmora o kaya Power Director, yan yung mga pangunahing ginagamit ko sa pag-edit ng video. Tapos syempre, kailangan mo rin ng malinaw na audio. So dito na ngayon papasok yung gagamit ka ng sound card. Kunwari, nagkaklase ka, may dadaang tricycle, o may tatahol na aso, o may iiyak na bata sa kapitbahay, o may nagsisigaw ng mga kapitbahay. Hindi mo maiwasan yon, madidistract yung mga estudyante mo o yung mga nanonood sa'yo. Kaya kailangan, meron kang audio na hindi masasagap yung lahat ng tunog. So ito yung B8. Etong B8, very affordable lang to, 300 plus lang ata. Kayang-kaya na to ng mga teacher. Meron din akong tutorial nito. Lalagay ko pa rin yung description sa baba. Pero isi-simplify natin. Ganito lang yan. Bale, pag wala ka pang mic, pwede kang gumamit ng headset lang. Ipakikita nyo itong headset gagamit. Isasaksak mo lang sa headset. Ilalagay mo lang yung headset mo, yung regular na headset lang na ginagamit natin. May mic na yon, masasagap niya na yon. Tapos itong live, dito mo isasaksak yung papunta sa cellphone. Or manggagaling dito, papuntang cellphone o sa laptop. Yun yung magla-live. Para ang labas ng tunog niya is maganda. Ganito kasi mangyayari niyan. Yung mic mo, papasok dito, lalabas sa cellphone o kaya sa laptop na magla-live. Hindi niya masasagap yung mga malayong nasa paligid. So B8.
Pero kung medyo afford mo na, mas magandang sound pa, bumili ka ng mic. Condenser mic, dito yan. O kaya kung kahit yung mic na pang video okay lang, hiramin mo muna yung mic ng kapitbahay mo na lagi nagbibideo, okay? Dito, yan. Dito, isasaksak ko. Yan, dito. Condenser mic dito. Pag mic na pang video okay dito. Pero kung wala pa, okay lang. Saksak mo lang yung headset mo dito na regular. Yung pang cellphone. Papakita ko ah. Yung ganito lang na normal. Tapos apat yung paa dito. May mic. May mic. So, di ba pag sinaksak mo ng ganyan, may mic siya dito. Nakakasagap yun, guys. Malinaw na yun. So, pag online teaching, okay na siya. So, after ng sounds, syempre, kailangan mo na malinaw na video nga, di ba? Dito ngayon, papasok yung ring light. Pag binili mo kasi yung ring light, package na siya eh. May stand na. Tapos yan, ganyan lang. Saan yung saksakan? Yan, ring light. Saksakan niya USB lang na pangkaraniwan yung sa cellphone. Yan, meron siyang pampaliwanag, meron siyang pampatilim, meron siyang dilaw na kulay. Pero siyempre kung online teaching, puti. Tapos meron na siya stand. Magtanong-tanong na lang kayo, mura lang yan. Ring light. Meron na siyang holder ng phone. So, very affordable to. At saka malaking gamit sa mga teacher. Kung wala naman, gaya ng tinuturo ko, sa araw kayo mag online o mag video. Sa bagay sa araw naman pala talaga ang klase. Pero may mga midnight class ata. So ito nga ring light. Ring light with stand na lang. Tapos with holder ng phone. Apakadaling gamitin. Saksak mo lang yung USB niya. May pindutan dito. Pampaliwanag, pampadilim, pampaibang kulay, dilaw. Yung mga magagandang ring light, may iba-ibang kulay yun. May blue, may pink, may ano. Pero dito lang tayo sa ordinary, dilaw tsaka puti lang. Ano pa ba? And syempre, pinaka-importante rin yung background. Kailangan maaliwalas. Lagi ko rin sinasabi yan. Kasi ganyan din ako noon. Pag nagbablog ako, hindi ko napapansin yung likod eh. Tapos, viewers sa mukha ko pansin. May maganda kang background para at least malinaw. And lastly, yung pinaka-last sa lahat-lahat. Blackboard o kaya whiteboard. Syempre, hindi mo maiwasan. Kailangan mo minsan may isulat. Ayan, online teaching. Yan lang ang mga ginagamit yan. Halos pareho rin ng vlogger. Ang mga vlogger lang kasi, iba't iba. Depende sa category. Pag mga travel vlogs, yun mas mabigat na gadget ang kailangan. Siguro gagawa din tayo ng tutorial doon. This time, ito mo nang ginagamit sa online teaching. Dahil nga marami akong friend na teacher, mga isa. Joke lang. So, that's it. And I hope nakatulong uli ako sa inyo, mga ka-TV. Mga ka-teacher, ang tawag ngayon. Hindi ka-TV ngayon, ka-teacher. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat. Chris TV Love.